Hi, Ruthie. Sige. Ano yung dala-dala mo? Ito? Oo. Nakakuha ako sa kanto. Kinausap ko yung tindero. Pinaliwanag ko sa kanya yung ginagawa niya. Itong ginito. Pagsusugal. Yung ginagawa niyang bunutan. Pagsusugal ba? Madali naman kausap. Kaya binigay niya sa akin to. Ganda ba? Okay na. Ito. Tingnan mo tayo sa akin. Pwede na tayo mag-umpisa ng socio-economic program dito sa campus. Ganda? Pwede na tayo magtayo ng manukan. But, ano nangyari sa'yo? Away ka lang? Opo. Ano? Meron na palang ano, stack ng mga workbook. Oh, saan nga? Saan nga? Wala na huwag pabili. Bakit? Ubus po eh. Naubos. Oh, saan? Doon o sa ano? Sa? Alam niyo na po yun. Ano? Saan? Hihi. Ano? Saan? Sa beto-beto. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Yan! Ang susunod na dapat puntirehin ng otoridad dito sa ating eskwelahan. Ba't? Diba naman ikaw, pumatol ka doon? Ganito po kasi yun. Yung tatlo po, si Inigo, si Joey po, tsaka si Ariel. Nagkita po kami, sinabi po nila na... Gusto mo marami rin kumalang din sa bulsa mo? Punta ka doon! Saan? Doon o! Doon! Sa kantong yun! Walang nananalo sa sugal! Ang sugal eh! Ay, nagbubuntot pa ng iba pang bisyo mo. Eh, paano ngayon? Ayoko pong sabihin kay nanay. Gagawa na lang po ako ng paraan. Kaya ko po to. Paano naman ang pambili mo ng workbook? Alam ko na! May naisip akong paraan. Eh, payag ka ba namang magtrabaho para makaipon ka ng pambili ng iyong mga workbooks? Dula ang sa pula sa puti na sinulat ni Francisco Soc Rodrigo. Comedy! Tama! O di kaya dula ang katatawanan. Pero, hindi lamang pagpapatawa ang ibig sabihin nito, ang layunin nito. Ang maiksing dulang sa pula sa puti ay isang halimbawa ng isang comedy na may aral na naisihatin. Ang aral sa dulang sa pula sa puti ay nagbago ang mag-asawang Seling at Gulas. Tinigil ang pagpupusta sa sabong. Iyon ang wakas ng dula. Ang tanong ngayon, saan ba kayo pupusta? Sa pula o sa puti? Ako, walang duda sa puspusang pag-aaral at tapat na pagpupunyagi.